Hi guys! Kamusta kayo? Ako nga pala si JC Legaspi at welcome dito sa channel card. Welcome na rin dito sa panibagong video natin. So for today's video, so kape nga pala. So kakagaling ko lang kasi trabaho and nasanay na ako. Na ngayon kasi pangumaga na ako, so nakakapagkape ako after work. So medyo relax yung buhay ko ngayon and normal yung tulog ko. Kaya iba yung energy ko ngayon. Anyway, so for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga benefits na pwede nyo makuha kapag kayo ay magtatrabaho sa call center industry. And syempre yung mga benefits nito is personally natatanggap ko galing sa company ko ngayon. Syempre bago tayo magsimula, kung gusto mo yung mga ganitong content at interesado kang pumasok sa call center industry o may kamag-anak ka na gustong pumasok sa call center industry, pwede mo silang i-refer dito sa video ko. Copy mo, i-share mo, copy mo yung links and i-share mo sa kanila. And syempre, huwag mo nang kakalimutan mag-like, comment at syempre mag-subscribe ka na rin at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag may mga bago akong uploads. And syempre, bago tayo magsimula, hindi rin mawawala to. Quick intro muna, tara! At ayun na nga guys, no, ano-ano nga ba ang mga benefits na pwedeng mong makuha kapag ikaw ay nagtatrabaho sa call center industry? So, unang-una dyan, syempre yung pinakadahilan kung bakit tayo naghahanap ng trabaho is yung sahod or yung salary natin. So, kapag dito ka sa Pilipinas, mga company na based sa Philippines lang na hindi nag-serve sa ibang bansa, of course, you can get minimum wage only. But in the call center industry, they can offer a competitive salary above minimum. So to share to you an experience, na personal experience ko is nung unang nag-apply ako sa BXI, no, from security guard. So it is my first time na mag-apply sa isang call center company. And nagulat talaga ako sa offer nila. Take note guys, I am not a college graduate. I am not a professional. I don't have any degree sa kahit anong larangan. So, second year lang yung natapos ko. Actually, hindi ko nga pala natapos. Hanggang second sem lang ako. Second sem pala, hindi second year. Anyway, so second year lang yung natapos ko. And naging security guard ako. And then I tried applying sa call center industry. And I managed to pass all the interviews. And of course, yung mga assessment nila. And nagulat talaga ako sa job offer. Dahil yung unang offer nila sa akin is 23,000 package. So, siguro yung basic ko that time is nasa around 19,000. Basic yun guys, malinis yun. No? So, aside from that, marami pang mga allowances. So, ayun, 23,000. And then, siguro after a week, binalita sa amin ng trainer namin na kasing edad ko lang din. Saludo ako dun sa trainer namin dahil napaka sa maagang edad trainer na. And take note guys, this is not an exact amount, no. Trainer siya, hindi rin siya nakapagtapos. I think hindi rin yata siya nakapagtapos ng pag-aaral. So, kumikita siya ng 30 above. I think so. I'm not sure. Pero, eto na nga. So, after a week ng training namin, no, binalita sa amin ng trainer namin na magre-raise daw, magkakaroon daw kami ng additional 2,000. So, it means na 25,000 na package namin, no. Package na yun kasama na lahat. Clothing allowance, transport allowance, and other stuff. No, so, ayun, competitive salary, one of the benefits. Isa pa sa mga benefits na pwedeng offer ng call center company sa inyo, which is yung mga health insurances. Katulad na lamang na itong card na to, so tatakpan ko lang yung brand ng insurance company, no? Pero alam na ng karamihan to na merong insurance and syempre, ng mga nagtatrabaho din sa call center company. So, ito yung card. So, ito po, sa pamamagitan ng card na to, just in case, no, something happened. For example, ako, nagtatanga-tangahan ako. So, halimbawa, nagbumaba ako ng chip and then mali yung pag-land ng pa ako nabali. So, kailangan ko ng tawag dito, hospitalization support. This card can take care of that. No, some of the expenses, including the room, is kasama or covered ng insurance na to. So, depende niyan sa company ninyo. So, yun yung benefits ng health insurance. So, aside from that, meron ding life insurance. So, maraming insurances, no? So, yung life insurance, hindi nyo gugustuhin gamitin. Well, napakaganda ng benefits niya, but syempre, magagamit lang yung life insurance kapag kayo ay nategi. So, for example, no, habang nagka-call ka, so, nalunok mo yung laway mo, and then, nabulunan ka, and then, bigla kang namatay. Napaka-OA na yon. Anyway, joke lang po. So,
for example, like yung ate ko, so hindi naman ako masaya na may nakuha kaming pera sa pagkamatay ng ate ko. So hindi pa ako masaya doon. And hiniwini-wish ko na hindi sana nangyari yon at hindi namin nagamit yung insurance ng ate ko. But hindi naman natin masasabi talaga ang pagkakataon. So yung ate ko po is 8 years sa JP Morgan, one of the famous company dito sa call center, dito sa Pilipinas. So yung ate ko kasi is chain smoker na siya. So to the point na halos bago siya umuwi ng bahay, mga siguro nakakasampung stick siya ng sigarilyo. And then dinali siya ng lung cancer. So all of the hospitalization are covered by her insurance. And aside from that, nung hindi talaga niya kinaya and binawian na siya ng buhay, eh meron din kami nakuha. According to my mother, almost half M din yung nakuha namin from the insurance natin. Aside pa yung sa sarili niya talaga, sa company at sa sarili niya. So, yun yung benefits pa ng pagtatrabaho mo sa call center industry. And aside from that, kumpleto yan sa lahat ng benefits, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, and of course, your tax. Siyempre, lahat yan, kumpleto. So, hindi talaga nagpapalya yung call center industry dahil legit sila. Hindi sila mag-ooperate kapag hindi sila registered kay BIR. And aside from that, marami ding, tawag dito, performance-based incentives. So, marami na akong actually pinost na video dito sa YouTube, sa Facebook, and sa TikTok channel ko na mga incentives na nakuha ko. So far, yung pinakamalaki is yung $376 and some change, I think that's 76 cents also. So that's in dollar. I-convert nyo na lang guys kung magkano yon into peso. So yun yung mga pinakamalaking incentives na makukuha ko ngayon sa company ko, which is kay iCor. Aside from that, for example, sa VXI, laging may free coffee, so unlimited. And syempre, meron din mga pa-free lunch. Wala ka nang gagawin, wala ka nilalalhin, kundi yung sarili mo magtrabaho, konting pera pamasahin, meron ka na doon pagkain sa office. And meron din silang mga sleeping quarters kapag lunch mo, 1 hour lunch. And syempre, pwede kang matulog sa sleeping quarters. And aside from that, meron kang 2 days off. So, bibihira yan dito sa Pilipinas, no? Kapag hindi ka sa call center industry or bibihira ang industry na nag-offer ng ganon. So, 2 days off, guys. Of course, hindi kayo bayad, but you have some time for yourself, for your family, no? And 2 araw. So, yun yung mga benefits, no? Ang dami pang ibang benefits na ino-offer ng isang company, ng isang call center company. So, kung gusto nyong mag-apply, yun yung mga benefits, iilan sa mga benefits na ino-offer ng isang call center company. So, if gusto nyo dito kayo around Cavite, pwede nyo akong, pwede kayo mag-comment sa ibaba, message me in my Facebook page, JC Legazpi, and my TikTok, JC Legazpi din. Lahat ng videos ko, lahat ng social media platform na meron akong account, pwede nyo akong i-message at magpa-refer dito sa iCor. Meron din tayong ilang kilala sa VXI, and meron din sa Telus, kasi meron akong katrabaho dati sa VXI na nagtrabaho sa Telos. May mga kakilala siya doon. Malamang pwede tayong humingi ng tulong doon. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. And sana din, kapag nagustuhan nyo itong video na to, huwag nyo lang kakalimutang mag-like, comment, at syempre mag-subscribe na din kayo at i-hit nyo rin yung notification bell para lagi kayong ma-notify kapag may mga bago akong upload. So, yun lang. Salamat sa panonood. Adios, amigo. Bye-bye.